Hi leaders, I'm Joyce Angel Diparingit, one of the primary leader of Yeshua Harvester Church Caloocan. And kamusta po kayong lahat? I hope and pray na nasa maayos kayong kalagay at healthy po tayo at hindi po nagkakasakit. At patuloy po tayo magkaroon ng puso para lang sa Panginoon at mag-focus sa lahat ng mga gagawin, sa lahat ng gawain ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Amen. And nandito po ako sa inyo para magbahagi ng aking testimony at sagutin ang tanong na, why winning is important in your life as a leader? Amen. Why winning is important in my life, in our life as a leader? Bilang isang leader, importante ang pag-win dahil ito yung command ng Lord. And ano nga po ba yung vision natin? To win souls and make them disciples. Winning is important dahil ito yung sinabi ng Lord. And kahit na hindi ito sabihin ng Lord, syempre, kailangan natin gawin siya, hindi lang para tayo lang yung nabahagian o makaramdam ng pagmamahal ng Lord, kundi pati yung ibang tao sa paligid natin. Amen. And dahil tayo nag-win is mahal natin ang Panginoon at mahal natin yung tao sa paligid natin. Amen. Share how you were invited to church. And isa siyang friend sa atin, sa akin, one of my friend and one of my classmates dati. And isa siyang leader and siya po si Hannah. And chinat niya lang po ako sa messenger. And ayun, sinabi niya, Joyce, church tayo, invite kita sa church. And magiging masaya yun kasi alam mo yung tao doon, yung mga tao sa church na yun, nag-welcome sila, yung i-approach ka talaga nila, yung paparamdam nila rin yung na-welcome na welcome ka sa kanila. Amen. And dahil sa isang chat na yun, sa isang message lang ni Hannah na yun, nagsabi ako na, no, oo, sasama ako sa iyo na yung ganyan. Pero hindi ako nagdalawang isip doon na nasasama pa ako, nagpaalam na kay mama na masama ako mag-church. Kasi ininvite ako ni Hannah, ang ganto, ganyan. Hindi ako nagdalawang isip na ano kayang gantong gagawin. Kasi this is my first time na mag-church ako sa Christian church. Kasi nag-church ako dati sa Catholic. Dahil Catholic yung pamilya ko. And yung iba yung ginagawa sa Catholic. At iba yung ginagawa nito sa Christian church. Na, ayun nga, dahil na-invite ako ni Hannah, nandito ko ngayon sa harap nyo, nagsasalita at nagbabahagi ng testimony. And tell some of your conquest experience. Ito po. Yung naging experience ko sa conquest ito is sobrang saya. Amen. Dahil conquest man, sinabi sa amin ng leader namin na na-conquest tayo. Ito nga po yung winning. Ito yung mag-share ka ng salita ng Lord. Siyempre, kinabahan ako nung una kasi na hindi pa naman ako nakapag-share ng salita ng Lord. Dahil dati pa lang, although alam ko na yung Bible, syempre. Pero dahil kapag nababasa ako ng Bible na hindi ko siya naiintindihan talaga kung ano ba yung nais sabihin sa salita ng Lord. Yung babasahin ko, syempre, titignan ko lang siya, hindi ko talaga maintindihan kung ano ba talaga yung sinasabi. And minsan, kinakanta ko pa siya kasi na hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung nais sabihin ni Lord doon. Amen. And dahil nag-invite sa akin sa church, pinaliwanag sa akin and pinaramdam sa akin ng Lord na at mas naintindihan ko na yung mga nais sabihin sa ni Lord sa Bible kapag ako'y nagbabasa. Ito naging experience ko, ayun nga, naging kinabahan na ka lang kasi nga, di ba, hindi pa ako nakapag-share ng dati sa iba na mag-share tayo sa family natin, sa friends natin, and lalo sa random people hindi mo naman kilala na mag-share ka kasi hindi mo sila kilala na yung matatakot ka na hindi na sasharean ko to, hindi ko alam kung matino ba to, kung malay mo ano bully para sila sa school nila, kung ano yung pala yung ginagawa, pero hindi yung naging dahilan yung takot na hindi naging dahilan yung pangamba na yun para hindi ako makapag-share sa tao. And yung experience na to is sobrang saya na alam mo yung nakakatawa ng puso ko. Nagtanong kasi isang tao na pwede mo ba siyang sharean, makikinig talaga siya. And na makikinig na talaga siya na yung babahagihan mo siya ng salita ng Lord. And hindi ikaw yung mismo magbabahagi ng salita ng Lord, kundi gagamitin ka lang ni Lord para may
bahagi ng maayos yung salita ng Church sa tao na to at si Lord na ang mismo papaintindi sa kanya kung gaano ba katindi ang pagmamahal natin, kung gaano ba katindi ang Lord sa buhay natin mga tao. Even and ang pag-share, ang pagkakonfess is sobrang tindi na hindi lang dapat ikaw yung siniran, hindi lang dapat ikaw yung winin, kundi dapat mag-win din tayo sa ibang tao para makaranas din sila ng pagmamahal ng Panginoon at maramdaman din nila kung gaano ba talaga katindi ang Lord sa buhay natin. Amen. And sobrang importante ng pag-win, ang pag-conquest, kasi hindi lang dahil ito yung command ng Lord, dahil mahal natin sila and mahal natin yung ginagawa natin para sa Panginoon, na huwag natin isipin na pagiging burden ng pag-conquest, kasi hindi naman tayo nahihirapan lang, hindi naman tayo mismo nag-share sa ibang tao na ganito basta lang, kundi si Lord mismo nagbibigay ng wisdom, ng knowledge para masabi, ma-relay natin sa tao na to kung ano ba talaga yung nais sabihin sa kanya ng Panginoon. Amen. And patuloy lang po tayo sa pag-share, sa pag-lingkod sa Panginoon. And kung ano man yung nararanasan mo ngayon, I hope and pray na si Lord na ang bahala dyan at walang imposible pagdating sa Panginoon. And I pray na na-motivate kayo sa simple testimony ko na to. And lagi yung tatandaan na mahal kayo ng Panginoon. God bless!